aming abi, dakilang anak ni David, sa ngalan ng Diyos sa langit. Pagpapala at pagsabi sa pagtubos sa daigdig. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, 5 linggo na tayo naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko, ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa arat halimbawa ni Jesucristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas at ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makihati niya sa kanyang pananaig, sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pabanalin. Upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya ay aming masundan sa pamamagitan niyang aming sapitin ay hindi magmamaliw sa lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian kasama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang malapit na sila sa Jerusalem, pagdating nila sa Bethphage sa bundok ng mga olibo, pinauna ni Jesus ang 2 alagad. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo roon sa susunod na nayon. Makita ninyo roon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang bisero. Talagan ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi nakikibo iyon. Mangyari ito upang matupad ang sinasabi ng propeta, sasabihin ninyo sa lungsod ng Sion, Masdan, dumarating ang inyong hari. Siya'y mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisero, bisero ng isang asno." Lumakad ang mga alagad at ginawa ang inutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisero. Isinapin nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay kay Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Ang iba naman ay pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsigawan ang mga taong nauna at sumunod sa kanya, "Mabuhay ang anak ni David! Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon! Purihin ang Diyos!" Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. "Sino kaya ito?" tanong nila.
si Jesus ang propetang taga Nazaret, Galilea, sagot ng karamihan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga tao at magbunyi kay Jesus. Halinang magprosesyon sa kanyang karangalan. Taglay ang kapayapaan. Sana ang aming awit sa anak ni David, sa ngalan ng Diyos na salamit, pagpapalang pagtubos sa amin. Magdala ng mga palaspas sa lubong siya ng maiganak. O sana, o manunubos, salamat sa Diyos na buhay. O sana ang aming awit sa anak ni David, sa ngalan ng Diyos na sa langit ang papalat pagtubos sa amin. Kabataan ng Jerusalem, masayang nagpawitan. O sana, o manunubos, salamat sa Diyos na o sana ang aming awit sa anak ni David, sa ngalan ng Diyos na sa langit pagpapalat pagtubos sa amin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming maging diibas sa amin, para ang cross namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pagkikisalo sa pagkabuhay niyang maningning sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ang sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umaga'y kanyang binubuksan ang aking pandinig, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din ang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila ay di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso. Palibak na nagtatawa't sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? May pangkat ng mga buhong na sa aki pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paa'y butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawang ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunik ay dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon, o aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y iahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungan, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angka ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao, at namuhay na isang alipin. Nang maging tao siya, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maniniluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag na lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Masunurin Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't dinakila ng Diyos. Binigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinubok.
Ang pagpapasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Iniharap si Jesus sa gobernador. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ng gobernador. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng mga matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot, kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa iyo? Ngunit hindi sumagot si Jesus gaputok man, kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang pagkatipon ng mga tao, tinanong sila ni Pilato, sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila, nadalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan. Samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ay palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas po! Sagot nila, sinabi sa kanila ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat, ipako sa krus! Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato, ngunit lalo pa nilang isinigaw, ipako sa krus! Nang makita ni Pilato na wala na siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. Sabi ni Pilato, sumagot ang mga tao, pinanatagutan namin at ang aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barabas. Ngunit ipinahagupit ni Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinunatan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinaglulurhan. Kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghahampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuota ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang ipinapapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulugang puok ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak at hinaluan ng abdo. Ngunit nang matikman niya ay hindi mainom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran at naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa.
Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatangu-tangu pang sinabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muli magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga anak ng Diyos, bumaba ka sa krus." Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, "Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili ay di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus. Maniniwala kami sa kanya, nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya." At inilapusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lama sabachthani." Ibig sabihin, "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan na sa mga nakatayo roon at sinabi nila, "Tinatawag niya si Elias." Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, "Hintay muna. Tignan natin kung darating si Elias upang iligtas siya." Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsiluhod po ang lahat at manahimik sandali. Magsitayo po ang lahat. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan, at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod, at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. "Tunay na ito'y anak ng Diyos," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay sinisimulan natin ngayon ang Semana Santa. Ang ating atensyon ay nakatuon sa sakripisyo at kamatayan ni Jesus. Ang Ebanghelyo ngayon ay nagsasalaysay ng isang kahihiyan, isang pagsinta o pasyon, at ang pagpapako sa krus ni Jesus dahil sa kanyang pagtupad sa kalooban ng kanyang Ama. Isinalin ni Jesus sa realidad ang kanyang pangangaral. Ipinakita ni Jesus sa kanyang pasyon ang kahulugan kung ano ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na handang magpakasakit, magpakamatay, ipako sa krus. Ang pag-ibig
na handang mag-alay ng kanyang sarili, alang-alang lamang sa kanyang mga minamahal. Si Jesus ay nagsa kanyang pasyon, ipinahayag din ni Jesus kung ano ang tunay na pagpapatawad. Ang tunay na pagpapatawad, walang pait na mga salita, walang puot, walang galit, walang paghihiganti sa kaniyang puso. Walang frustration, walang sama ng loob ang kaniyang naramdaman, lalo-lalo na sa mga taong paulit-ulit na gumawa ng kasalanan. Nakita natin kusa at lantaran niyang tinanggap ang krus, ang pagpapako sa krus sa ating buhay. Ganon din sa ating buhay. Ilang beses tayo nagkasala. Ilang beses tayo nagkamali. Ilang beses natin ipinagpalit ang ating Panginoong Diyos. Pero ang Diyos, ipinakita pa rin ng Diyos ang tunay na pag-ibig at pagpapatawad. Na kung minsan sa buhay natin, reklamo ng reklamo tayo. Father, ang sakit-sakit ng ginawa niya. Father, ang bigat-bigat. Hindi ko mapatawad ang kaniyang ginawa. Ipinagpalit niya ako, Father. Iniwan niya kami. Kung titingnan natin, wala iyan sa dinaanan ni Kristo. Kung anong naramdaman mong pait, sakit, pagdurusa, naranasan na yan ni Kristo. Pero ay pinakita pa rin ni Kristo yung kanyang pagmamahal, yung tunay na pagmamahal, na handa siyang magpatawad sa kabila ng lahat ng pinagagawa natin sa kanya. Ang Passion Sunday ay ginugunita ang masasayang aspeto ng ating malimutang kaganapan at mataas na sandali ng ating pananampalataya. Inilarawan din ng Passion Sunday ang dakilang sandali ng ating binyag. Hindi lamang ang ating binyag, kundi ang pagbiging orden sa pagkapari. Hindi lamang sa ordinasyon sa pagkapari, inilarawan din ang ating mga kasal, ang ating unang pagtanggap ng katawan ni Kristo. Kaya mga kapatid, magdiwang tayo, ipagmalaki natin yung mga sakramentong natanggap natin at sumigaw tayo sa Panginoon. Hosana! Pero minsan, ngunit kapag ang ating pananampalataya minsan ay sinusubok na, kapag minsan tayo ay nabibigatan na sa mga krus sa buhay, maraming problema, sumusuko tayo. Iniiwan na natin ang Diyos. Galit na tayo sa Panginoon. Kinukundina na natin ang Panginoon. Inaayawan na natin ang Panginoon. Kinu-question na natin ang ating Panginoon. Ganyan tayo. Ganyan yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kapag tayo'y nakaramas na matinding pagsubok, binabaliwala natin yung pagmamahal ng Diyos
binabaliwala natin yung ginawa sa atin ng ating Panginoong Hesus. Madalas tayong nagre-rebelde. Nawawalan tayo ng pananampalataya. Sumusuko tayo. Nagre-reklamo tayo. O kaya minsan, baka isa tayo sa mga taong sumisigaw, ipako siya sa krus. Dahil hindi atinupad ang aking hinihiling, ipako siya sa krus. Matagal ko lang pinagdadarasal ito, hindi ibinigay, ipako siya sa krus. Iniwan ako ng aking asawa. Ipinagpalit ako sa iba. Bakit ganun, Panginoon? Ipako siya sa krus. Sa ebanghelyo natin ngayon, naobserbahan natin na may tatlong uri ng tao. Unang uri ng tao, ang mga kaaway ni Jesus. Ang mga kaaway ni Jesus, nais nilang mamamatay si Jesus. Inakusahan nila siya. Sinisiraan niya siya. At ginagawa ang lahat para siraan siya. Ganon din sa buhay natin. May mga tao, may tatlong uri ng tao sa buhay natin. Na ang tingin natin sa kanila, ang tingin natin sa kanila, mga kaaway natin. Walang ginawa, kundi gawan tayo ng kwento. Walang ginawa, kundi manira. Walang ginawa, kundi nahintayo. Pangalawang tao sa buhay ni Jesus, ang mga taong walang malasakit, wala silang ginawa. Nakatingin lang, nagmamasid lang, wala silang pakialam. Hindi nila trabaho, ayaw lang tumulong. Sa buhay natin, may ganitong tao din. May mga taong walang pakialam. Nahihirapan ka na, nandyan lang sila, nakatunga nga, nakatingin lang. Anong pakialam ko dyan? May mga taong ganyan sa buhay natin. At pangatlong tao sa buhay ni Jesus, may mga taong naging saksi ni Jesus. Sila yung mga taong naantig sa ginawa ni Jesus. Sila yung mga taong naniniwala kay Jesus. Sila yung mga taong tinanggap si Jesus. At sila yung mga taong tunay na nakakita kung sino si Jesus at ipinagtapat nila. Tunay nga ang taong ito ay anak ng Diyos. Sa buhay natin, may ganong klaseng tao din. May mga taong naging saksi ng ating buhay. May mga taong naaantig sa atin. May mga taong sasamahan ka sa hirap at ginhawa. May mga taong naniniwala sa iyo, hindi ka iiwan. May mga taong patuloy na nagmamahal sa iyo sa kabila ng iyong kawalan. Katulad ni Jesus, maraming tao ang naantig sa kanyang buhay at sinundan si Jesus. Kaya ngayong linggo ng palaspas, pagnilayan natin ang ating, tingnan natin ang ating sarili. Sino ba tayo sa tatlong tao dito sa buhay ni Kristo? Tumayo po ang lahat, sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumulog tayo sa ating Amang nasa langit sa pagkikiisa natin sa pagpapakasakit ni Jesus. Makiisa rin nawa niya tayo sa kanyang kaluwalhatian. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, maging totoong saksi nawa sila ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang taus-pusong paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa World Youth Day, magsikap nawa ang bawat kabataan na tularan si Kristong nakipamuhay sa atin upang maging lingkod at mag-alay ng kanyang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa programang Alay Kapwa, maging daan nawa ito upang matugunan ang mga suliraning panlipunan at mas matulungan ang mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga catechumens, magabayan nawa sila sa landas ng pagpapakabanal tungo sa Diyos na kanilang nais sundan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Matugunan nawa ito ayon sa iyong kadakilang awa't mabuting kalooban. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito handog ng iyong bayang sumasamot. Patawad mo sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko. Tayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawang iyong pagpapaunlak na di makakamit ang tanang aming pagganap, kundi ang paghahing minsan lamang para sa lahat na mula sa iyong pakikinabangan namin
at tinatanggap sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain sa kamatayang kinasusumpungan namin. Kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesucristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagada at sinabi, "Tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami yung minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparianan. Alalahanin mo rin, makapatid naming na himlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan at magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu o Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag na tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay ang kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat.
Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami pinagsalo mo sa banal na pakikinabang. Kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinapampalatayanan. Pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kaming makarating sa aming paruroonan. Pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isos Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at anggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalangin mainatasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway malala nilang pangako noon sa biniyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinahangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati